Lalo naman yung noong lumala na ang utang natin hindi nagbawas, wala din project tayong nangyari. Huwag ko na-realize after 6 years at mas palala-pala. Kasi number one tayo sa Asia, matayir na ito. Talo natin sa Singapore, Vietnam, ano na, no? Kaya, nung pumalit si Corey, lalo nung muli. So sa tingin ko, wala rin tumayari nito. So nung na... bago ang senaryo, mas malala pa na kaya mag-multiply balik. Pagdating ng mga dilawa, sabot ko, ganoon ako kasi baka ito na yung solusyon ng problema. Nilalang ko muli. Diba? So, bumalik na rin ako. Hanggang ako na naman din, ang naman niya, magbalik tayo ni Marcos. Ako ang nag-kampanya noon during 1986, if I'm not forgotten. Nalaman niya ako nga mag-uri kami. nagkukulik ng pera, nagkukulik ng ano parang tax ba? Oo, opo. At saka bigas, yun iba na pangkain doon sa mga tao doon sa bundok. Oo, oh, ganun pala yun. So, ganun pala yun. Kahit wala silang trabaho. Oo, oh, kaya po, mahirap po. Huwag tayong pumili ng gwapo. Salamat po. Ito po ngayon, tatanungin ko po itong isa pong kababayan natin na kung saan, ano po yung naranasan nila nung kapanahonan ni Marcos. Tatanungin ko lang po siya, ano po, kababayan, anong naranasan mo during po sa panahon ni Marcos? Ang natandaan ko lang, nung bata pa po ako, narinig na ko na po yung martial law. And then, lagi ko pong naririnig sa papa ko, lagi niyang binabanggit dyan si Ferdinand Marcos. Opo. At saka yung napaka-excited namin na pumunta ng school dog pagka sinabi ng aming teacher na merong feeding. Tuntua kami niyan kasi makakakain kami ng tinapay. Wow. Makakakain kami ng bulgur. Ano makakain kami ng, makainom kami ng skim milk. Kaya yun ang
si Bumbong Marcos para sa ating direksyon. Sa ating, para sa kapudlan sa ating bayan, sa ating lipad ka na. Ay, wala ka siyang dahil ba? Kinabukasan ng aking mga anak. Ayun, yun ang ibig ko sabihin para sa kinabukasan ng ating mga anak. Okay. Mga anak. Hindi lamang ngayon, kundi sa susunod ng mga jingle. Okay. Hooray! Okay. According to the people in the Philippines, according to the people in the Philippines, nung panahon daw ni ano, panahon ni President Ferdinand Marcos, napaka napaka peaceful. Okay, pwede ka pa, pwede kang umihi na hindi ka natakot kahit gabi noong unang panahon. Okay. At saka mga bata, kahit hating gabi naglalaro sa labas sa kalsada. Walang natatakot kasi very ano peaceful. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tatalungin natin yung iba nating kababayan. Salamat po. Maraming salamat. Si Bongbong Marcos. Maraming